Inihagis ng trafficker ang 10 taong gulang na batang lalaki sa tubig. Tingnan mo, hindi siya marunong lumangoy. Tawa ng tawa ang lalaki. Walang intensyon na iligtas siya. Nabulunan ng ilang patak ng laway ang bata. Umaabot at nagpupumiglas ng husto. Gusto niyang hanapin ang kanyang ina na 6 taon ng kanidnap. Hindi maalala ng bata ang hitsura ng kanyang ina. Nanonuya ang mga trafficker, at dinuraan ang bata. Batang desperado, sa oras na ito, hindi na nakatiis ang tiyuhin na nagtatrabaho sa barko. Binigyan niya ng lambat ang bata. Pinunasan niya ang tubig dagat sa mukha niya. Dahan-daang lumapit sa bangka. Hinawakan siya ng tiyuhin niya sa braso at hinayla pataas, basang-basa siya pero tahimik na tiniis. Naglabas ng basahan ang tiyuhin at pinatuyo ang bata. Ngunit hindi masaya ang mga trafficker. Inakusahan niya siya ng pagkukunwari. Ayoko sabihin. Haplos lang ang likod ng bata at walang tigil na aliwin. Kailangang gumising ng maaga si Minso para pumasok sa trabaho araw-araw. Ang ganitong pagpapahirap ay karaniwan. Sa wakas ay nagkaroon ng pag-asa si Mai. Natagpuan siya ng mga pulis noong araw na iyon. May nagsabit ng gantimpala para sa anak. Ihambing ang mga larawan. Nataranta ang mga ngalakal. Sabi ng pulis, tumingala si Minso. Pero hindi siya sumagot. Sabi ng trafficker na may ngiti sa labi. Bingi ang bata nang tamaan niya ang kanyang tenga noong siya ay unang dumating. Para patunayan na hindi mo naririnig, sinuntok niya si Minso. Ayaw kasing tumigil ng pulis. At tahimik lang na natitiis ni Minso. Iginuhit niya ang kasalukuyang buhok ni Minso. Suriin kung may mga paso sa iyong likod. Ito ay maaaring naaayon sa mensahe. Siguradong sigurado ang pulisya na si Minso ang nawawalang bata. Walang lakas ng loob na magsalita si Minso. Dahil nagbabala ang mga trafficker na sila ay bugbugin hanggang mamatay. Iniimbestigahan ng pulisya ang mga taga-Nayon. Bakit nandito ang batang lalaki? Tinakpan nila ang isa't isa at walang nagsalita. Biglang hamarang ang sheriff. Bahala na siya sa negosyo niya. Bago sila mag-react, inalis ng balo si Minso na kumakain. Dahil sa kanyang bibig, anak niya si Minso. Pulis muli sa isang liblib na bahay. Nakapulupot si Minso sa isang maruming sulok. Sa kwarto ay manipis lang ang mga kumot. Kinuha ng pulisya ang ulat ng nawawala. Muli siyang pinutol ng sheriff. Hindi ko alam na nasuhulan ang sheriff ng mga taga-baryo. Inihagis niya ang paunawa ng nawawalang pulis. Kalimutan na niya ang batang ito. Pagkatapos ay bigyan siya ng isang sobra. Nag-alinlangan ang pulis na parang alam niya. Tingnan mo ang pera sa sobra. Iniisip na walang pera ang kanyang asawa para makabili ng powdered milk sa bahay, isinara ng pulis ang pinto ni Minso. Nakita ng bata ang abiso ng nawawalang tao. Tumayo pa rin sa lupa. Gusto kong hanapin ang aking ina ngunit hindi ako makatakas. Kinabukasan ay may pumunta sa lugar ng pangisdaan upang manghiram ng isang tao. Inaayos ni Minso ang mga gamit sa pangingisda. Balita ko, maaari kang umalis dito at manghuli sa mga bundok. Dumating na ang pagkakataon ni Minso na makatakas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating ang mga trafficker para magmonitor. May dala siyang mabigat na USA. Ang init ay hindi matiis. Maputi at hindi makalakad ang labi ni Minso. Tinulungan ng mabait na tiyuhin si Minso. Panasan ang pawis sa noo at dugo ng USA. Tuluyan nangang napagod si Minso. Siya ay 10 taong gulang lamang na gumagawa ng gawaing pang-adulto. Tinapat ni Tito ang ulo niya. Natuklasang na heat stroke si Minso. Walang pakialam ang mga trafficker. Nahihirapang huminga si Minso at hindi makatakas. Pero hindi mo alam, sa oras na ito, nakatanggap ako ng ulat mula sa pulisya, nagmadaling pumunta sa lugar ng pangisdaan upang hanapin siya. May secret reporter si nanay. Sabi ng kidnap na anak ay nagtatrabaho sa palaisdaan. Nagmamadali siyang dumating, hindi pamilyar. Tanungin kung nandito ang bata. Hindi alam ng mga taga-Nayon. Pinapadala ng ina ni Jongyeon ang lahat ng nawalang abiso. Gustong humanap ng pag-asa, pero hindi man lang sila tumitingin. At itinapon ang flyer sa tubig. Tingnan ang basang leaflet. Desperado na ina, namatay ang asawa sa isang car accident na hinahanap ang kanyang anak. Akala ko hahanapin na kita this time, pero parang naloko ako. Sa puntong ito ay nakakita siya ng isang malayong silid ng pagpupulong. Pinaghihiwalay ng mga sungay at lugar ng pangingisda. Nakaramdam siya ng kakaiba at dahan-daang lumapit. Isang matabang lalaki ang sumugod. Tiningnan niya ng masama si Jongyeon. Pagkatapos ay dumating ang mga taga-Nayon upang itaboy siya. Sabihin na ito ay pribadong pag-aari. Lalo siyang nakaramdam ng kakaiba. Hindi alam ni nanay, nakakulong ang kanyang anak dito. Kinagabihan ay nagpunta siya sa hepe ng pulisya. Gusto niyang tumulong sa paghahanap ng kanyang anak. Ang sheriff ay nasuhulan ng mga taga-Nayon. Hindi pa raw niya ito nakita. Hindi siya sumuko habang natutulog ang lahat. Pumasok sa pribadong teritoryo. Natagpuan ang ulat ng nawawalang anak sa bahay. Pero hindi galing sa kanya. Iginuhit din ng buhok ang larawan ng anak. Nalaman niyang walang laman ang kama.
pero may mga damit na pambata na nakasabit sa dingding. Pagkatapos ay muling lumitaw ang taong grasa. Sawayin ni Jong-yun dahil sa trespassing. Pagkatapos ay sumunod ang sheriff. Inilabas niya ang abiso ng nawawalang tao. Ituro ang damit ng bata. Ang sabi ng mga taga-Nayon ay kwarto iyon ng kanyang anak. Halatang hindi siya naniniwala sa pakikipagtalo. Ngunit sinabi ng sheriff na pumasok ka. Arestuhin mo siya kung hindi ka pupunta. Siya ay walang kapangyarihan na walang pagpipilian. Pero hanggat may pag-asa na makahanap ng anak, hindi siya sasuko. Kinabukasan, nagkunwari siyang pumunta sa dalampasigan para magpaalam. Natuwa ang mga taga-Nayon na sa wakas ay wala na siya. Alam ni Jong-yun na hindi maganda ang grupong ito ng mga tao. Bago siya umalis ay gusto niyang yakapin ang bata mag-isa. Kung tutuusin, hindi nagsisinungaling ang mga bata. Iniisip ng balo na nawalan siya ng anak at naghahanap ng aliw. Pumayag sa kanyang kahingan. Kuno that moment na niyakap siya ng bata. Palihim na bamulong sa tenga ni Jong-yun. Hindi mo ina ang babaeng iyon. Masigurado si Jong-yun. Sa gabi ay sinabi niya kay Min-so na dumating ang kanyang ina. Sa unang pagkakataon, narinig ko ang tungkol sa aking ina pagkatapos ng 6 na taon na kanidnap. Sa wakas ay naghintay siya ng pag-asa. Gusto siyang isama ni Min-so para makilala ang kanyang ina. Maingat ngunit nahuli ng sheriff. Akala niya babalik siya para bugbugin. Ay nabangga ni Jong-yun na palihim na bumalik sa fishing ground. Nakita ang batang lalaki na inaresto. Sigaw ni Jong-yun. Naguguluhan pa rin ang mga tao. Sinamantala ni Min-so ang kaguluhan at nakatakas. Tumakbo siya para hanapin ang kanyang ina ngunit napahinto siya ng isang sasakyan. Ang mga lalaki ay marunong lamang tumakbo sa kabilang direksyon. Mahigpit na sumunod ang mga taga-Nayon sa likuran para hindi siya mahanap ni Jong-yun. Ngunit ang antas ng 10 dam ay nakalusot sa mga depensa. Kailangang huminto si Min-so na tumatakbo sa dalampasigan. Sinabihan siya ng sheriff na bumalik. Pero masyado siyang natakot. Alam na ang pagbabalik ay matatalo. Nag-iisa si Min-so. Sa oras na ito, dumating si Jong-yun. Sumigaw siya. Min-so. Sorry late ako Min-so. Uwi na tayo. Sa wakas ay natagpuan niya ang kanyang anak. Dahan-daang lumapit si Jong-yun para hilahin ang anak. Makitang paparating si nanay. May ngiti siya sa mukha. Kanidnap sa loob ng 6 na taon ang bata ay hindi maalala ang kanyang ina. Bulong ng anak na iyon sa kanyang ina. Kakaiba pero pamilyar na pangalan. Ngunit sa sandaling ito isang malaking alon ang dumating. Tinangay siya sa dagat. Gumuho ang mundo ni Jong-yun. Nandito na ang lalaking hinahanap niya. Pero ngayon wala na. Nawalan siya ng malay. Isipin ang 6 na taon ng pinahirapan ang iyong anak. Gusto ko siyang ipaghiganti. Dumating ang ina upang hanapin ang nawawalang anak na nakoma. Ngunit sinabi sa kanya ng mga taga-Nayon. Patay na si Min-so. Ayaw tanggapin ni inay ang katotohanan. Akala niya siguro panaginip lang ito. Sinubukan ng pulis na kumbinsihin siyang umuwi. Naalala siya ni Jong-yun bilang ang nakahuli sa anak. Nakataka si Min-so at tinangay ng alon. Siya ay umungal upang ipaghiganti ang kanyang anak. Sinampal siya ng pulis ng isang sampal. Sinabing hindi kanya ang bata. Nanginginig sa galit si Jong-yun. Ang mga taong ito ay nagsasalita ng walang kapararekan. Gusto niyang kunin ang kaibigan. Tumakas siya kasama ang kanyang anak. Siguradong mapapatunayan. Nataranta ang mga taga-Nayon. Kung magsusumbong ka sa pulis, ang pagtatakip na ito ay mapupunta sa kulungan. Walang pakialam si Jong-yun. Ang mga taong ito ang pumatay sa kanyang anak. Hinaylan niya ang bata sa pintuan. Tinulungan ng mabait na tiyuhin ang kanyang anak. At hinampas ng pala si Jong-yun sa ulo. Bumagsak siya sa lupa na walang malay. May criminal record si Tito at tumawag siya ng pulis makukulong siya. Para sa kaligtasan, si Jong-yun lang ang pwedeng mawala. Ang kalikasan ng tao ay hindi makapasa sa pagsubok. Ginapos ng mga taga-Nayon si Jong-yun. Lumapit ang taong grasa. Hinawakan ang mukha ni Jong-yun sabi niya kamukha niya si Min-so. Yayakapin daw siya para matulog. Para linlangin siya sa pagkakalas. Sabi ni Jong-yun samahan mo siya. Excited ang mga ngalakal. Dali-dali mong pakawalan si Jong-yun. Itrato daw siya ni Min-so. Narinig ni nanay ang tungkol sa kanyang anak. Ang puso ay parang kutsilyo. Dahil walang tumutulong, sarili niya lang ang kaya niyang ipaghiganti. Si Jong-yun ay kumukuha ng sulfuric acid. Isang karayom ang nakatusok sa kanyang leeg. Tatayo na ang naninigas na trafficker. Ngunit bumulusok sa dagat at mamatay. Nakita ni Jong-yun ang kanyang anak na gumuhit. Isipin ang kawalan ng kakayahan ng kanyang anak. Hindi na niya kinaya. Nagmamadaling pumasok sa bahay ng pulis. Hindi niya napansin na may side na nakapinta sa mukha niya. Ngunit hindi madaling harapin ang mga pulis. Hinawakan niya si Jong-yun at ibinato sa pader. Tapos sipain siya sa tiyan. Niyakap ni Jong-yun ang kanyang katawan para mabawasan ang pinsala. Pero hinawakan siya ng pulis sa buhok. Habang nagmumura, sampalin mo siya. Kinapa ni Jong-yun ang karit sa kamay niya.
Sundutin siya sa tiyan. Napasigaw ang pulis sa sakit. Sinamantala rin niya ang Deeper Crescent Stab. Lumalaban ang mga pulis. Natamba si Jonghyun dahil sa pagod. Binunot niya ang baril na gusto niyang tapusin. Mahusay na pinulot ni Jonghyun ang basag na baso. Saksakin ang tuktok ng kanyang paa. Napaungol sa sakit ang pulis. Nahulog ang baril sa lupa. Aksidenteng sinundo ni Jonghyun. Tinutukan niya ang pulis. Hindi siya naglakas loob na kumilos habang naghihintay ng hatol. Sa sandaling ito, lumabas ang boses ng kaibigan. Ayaw ni Jonghyun dito. Nagtakbuhan ang dalawa paalis ng bahay. Naglabas siya ng shotgun at hinabol siya. Natatakot siyang masira ang kanyang reputasyon at kailangang patayin si Jonghyun. Dinala niya ang bata sa dagat. Napaatras ang pulis sa likod niya. Nagtago si Jonghyun sa bangka. Tinutukan siya ng mga pulis at naghanda ng barilin. Ngunit nasugatan niya ang kanyang mata. Nabaliw, hinawakan si Jonghyun at itinulak sa tubig. Pagkatapos ay tanggalin ang mga posas at arestuhin siya. Matalim ang mata ni Jonghyun. Itinali rin siya sa isang tulos. Siya at ang sanggol ay nagtago sa bangka. Gusto ng pulis na tanggalin ang posas. Inilabas ang susi ngunit nadulas. Nagmura siya. Sa high tide, nalunod ang mga pulis sa dagat. Pinarusahan ni Jonghyun ang kalaban. Paghihiganti para sa kanyang anak. Tumawag siya ng pulis. Lahat ng mga taga-Nayon ay binigyan ng parusang nararapat sa kanila. Inampon ni Jonghyun ang bata. Dalawang taong may malungkot na kapalaran. Makakaasa lang sila sa isa't isa para mainaitan. At ang sakit ng isang ina na mawalan ng anak. Ngunit walang makakaintindi.